salvation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Broadcasting Company. The number one radio station in the province of Laguna. This is 106.3 Radio Nati. Bringing us together, keeping you in touch, Radio Nati. Karapatan ng mga kababaihan, karapatan ng karamihan, iba't ibang pananaw, bibigyan ng linaw. Dahil dito, mahalaga ang opinion mo. Pulso ni Juana. Kasama ang mga eksperto at Gender Development Office ng Calamba City, sasagutin ang mga katanungan mo. Pulso ni Juana. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayong muli upang pag-usapan ng mahalagang paksa tungkol sa gender and development o GAD. Ako po ang inyong kapulso, Nancy Aurelio Sacastro. Yan, welcome back, Ma'am Nancy. Susamahan niyo po kami muli sa pagtalakay sa mga mahalagang issue tungkol sa mga kababaihan, maging sa mga kalalakihan at sa kanilang karapatan. Mga kapulso, ito po si Mary. Yan, sa wakas po, nakompleto po kami tatlo. Huwag po tayo magpahuli sa mga kabalitaktakang napapanahon at punong-puno ng mahalagang impormasyon. Tumutok lang po tayo, mga kapulso. So, ako po, si Naya. Matuto, makinig at makilaho dito sa Pulso ni Juana. Yan. Ngayong araw pong ito ay pag-uusapan natin ang mga rights and empowerments of marginalized sectors. Ito ay isang parte ng MCW na talaga namang dapat nating tutukan at pag-aralan. Pero syempre bago yan, Ma'am Nancy, dahil nakompleto po tayo sa wakas. Kamusta naman ang life? Ayan. So sabi nga natin, natapos ako ng aking 2 weeks na pahinga. Biruin mo yon. So, pero kahit naman pahinga naman ako ng 2 weeks, ay nag-work from home. Kasi continuously, tayo ay nagbibigay pa rin ng ayuda sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy ang trabaho. Tuloy-tuloy pa rin siya. So hanggang ngayon naman po, di ba, meron pa rin po, ongoing pa rin po ang ating pagbibigay. Actually, nag-extend tayo kasi marami na sa ating mga kasamahan na nagpa-positive sa COVID. Oh, yun nga po. So medyo magkaroon kami ng difficulty dahil yung barangay 4 natin ay halos yung ating mga katulong doon sa pamimigay ay nag-quarantine halos lahat. Yeah. So, kaya kailangan natin ng mga ibang tutulong pa rin sa atin. So, sa atin pong lahat, kailangan talaga ng matinding cooperation. Kasi kung tayo po ay nangangailangan ng financial na tulong, ating naman pong mga tagabigay ng financial na tulong ay nangangailangan din po ng pagtulong mula sa atin. Kailangan talaga ng full cooperation kung tayo po ay may masamang pakiramdam, kung tayo po ay alam natin na hindi tayo dapat lumabas ng bahay, wag na muna, di ba? Okay. Kailangan talaga kasi na iligtas po natin hindi lang ating sarili, kundi pati ang ating kapwa. Oo, kasi nga ang ating mga kasama sa opisina ay halos wala pa pong pahinga. Opo, totoo. Oo, yung iba nagpapahinga dahil nag-ECQ, di ba? Pero ang DSWD po ay tuloy-tuloy hanggang nag-holiday na nga, hindi na sila nag-break.
Opo. Just to serve. So sa atin pong lahat, kailangan po ng malawak na pangunawa. Kung nangangailangan po tayo, nangangailangan din po ang ating mga tagapagbigay serbisyo. Yan. So, bago po tayo magdrama at mapaiyak po dito, syempre po, magtuloy-tuloy po muna tayo sa ating usapan. Pero syempre nga po, bago tayo, lagi naman po natin itong ginagawa, bago po tayo mag-dwell sa atin po, magpakalalim-lalim sa ating usapan, makinig po muna tayo ng isang awitin. RM106.3. Yan. So, yan po ang kantang Lovely Day by Bill Withers. So, sana po araw-araw we have Lovely Day. A lovely day. We'll have a man lovely day. Lovely naman tayo. Oh, 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 oh,
Yan, so, yun nga po, ang kantang napakaganda at napakaganda rin po nang nagbigay sa inyo ng kanta. So, kanina po, nabanggit po natin ang empowerment ng marginalized sector. At kahit po dati, ay na-define na po natin kung ano ba yung marginalized. Let's have a recap po. Oh, recap talaga. Let's recall po kung ano yung marginalized sector. So, marginalized po refers to the basic, disadvantaged, or vulnerable persons or groups who are most living in poverty and have little or no access to land and other resources, basic social and economic services such as health care, education, water and sanitation, employment and livelihood opportunities, housing, social security, physical infrastructure, and the justice system. So, in short po, ang marginalized yung mga hindi nakakakuha ng services na kailangan po nila. Hindi masyado or limited. Limited sa mga resources. Okay. Mm-hmm. So, since na-define mo na Naya yung mga ano no, yung definition ng marginalized sector, ngayong araw na to, ang bibigyan natin ng focus ating discussion ay yung isa sa mga karapatan ng mga marginalized sector. Mm-hmm. Although madami yan, mm-hmm. but then we will focus on just one muna ngayong araw na to, which is the right to food security and productive resources, which is nasa section 3 ng Magna Carta of Women. Yeah. So, dito nga sa section na to, no, sinasabi na kinikilala ng Estado ang ambag ng kababaihan sa produksyon ng pagkain at matiyak ang pagpapanatili nito na sapat at saka sapat dapat. Sapat. Oo. Na, syempre, dapat may aktibong pakikibahagi ng mga kababaihan. So, ito ay nasa konteksto rin ng climate change. Kasi alam naman natin how climate change affects yung food production, yes. specifically sa agriculture. Mm-hmm. No? So, lalo na pag may mga La Nina, El Nino, yes. so napakahirap. So, dahil alam natin, no, so ito nga, ang goal naman din ng government, ang end goal ng government, ay may matiyak na ligtas at masustansyang pagkain sa merkado na tutugon naman sa buong population. Mm-hmm. But then, giving a specific attention dun sa mga poor girl child, marginalized women, sa mga buntis, mm-hmm. sa mga nagpapasusong ina, tsaka dun sa mga babies nila. Mm-hmm. So, yun yung mga So, syempre, pag sabi natin pagkain, so, ang departamento na tumutugon dito ay yung ating Department of Agriculture. So, sabi dito, yung Department of Agriculture in coordination with other concerned departments ng LGU and stakeholders shall undertake programs and projects on food security that are gender responsive. So, kailangan din, gender responsive din, no? Mm-hmm. So, dito, sabi nga, recognize women as farmers and fisher folks and give them equal opportunity to participate in programs and projects. So, sabi nga dito, yung mga kababaihan natin ay kinikilala din Opo. Bilang mga farmers, no? Tsaka yung fisher folks. Kailangan Opo. Din na kasama din sila. Mm-hmm. Then ensure the active and direct participation of rural women groups other than rural environment clubs in policy and program formulation, planning, designing, implementation, monitoring, and evaluation of Department of Agriculture's program at the local levels, including but not limited to the Rice Master Plan. So, dito yung mga kababaihan natin, no, ay ginugrupo Apo. At ni-utilize or minumobilize ng Department of Agriculture para Apo. Dun sa kanilang programa. Aside po dun sa rural improvement clubs na meron na talaga. Meron sa, so, in-encourage pa sila na magkaroon pa ng iba. Na iba. Then ensure that girl children and women benefit from all Department of Agriculture's programs. Siyempre, kasama din yan na binibigyang programa, no? Then ensure food safety to strengthening food management, control, and regulatory system, including provision of necessary facilities, and promote community-based seed banking initiated and operated by women and barangay-level sustainable resource management. So ito naman ay, dito sa ating lungsod, meron tayo nito, no, na yung ating mga yung mga taga Department of Agriculture ay tinuturuan yung mga kababaihan natin para doon magkaroon ng mga yung mga gardening at yung seed banking. Opo. So yung ating agri, nakakonekta sila sa national natin na DA at yung mga programa na pinupush ng DA, pinupush din ng ating sa local. Just ano, na-mention mo na rin, no? Kasi, mm-hmm. diba? So next, ano nga natin? Next
episode natin, we'll be guesting some individuals from the City Agricultural's office para mas mabigyan tayo ng malinaw na programa. Detalyado. Ano ba yung programa na under? Okay, so aside from that, ang LGUs din po, LGUs shall formulate and implement a community-based food security plan that shall respect religious and cultural practices. So, hindi lang po tayo nakafocus dun sa pagpaprovide ng needs. While we are providing the needs, kailangan din yung needs na yun ay hindi nakakaargabyado sa anumang paniniwala o religious belief ng mga ating beneficiaries. Mm-hmm. Yeah. The plan shall be integrated into the development plans of the LGUs to ensure that it is funded and implemented. Syempre, kailangan ng funding. Women's groups shall actively participate in planning and designing, implementing, monitoring, and evaluating the plan. So, kailangan talaga kung sino yung beneficiary yung mga groups, kailangan sila ay kasama po sa pag- evaluate sa pagpa-plan, sa pagde-design ng program na kanilang na dapat po ay para sa kanila. Mm-hmm. So, nakalagay dito, right to food, the DA shall on Department of Agriculture, ito po ang kanilang dapat na gawin. In coordination with other agencies, involve women in food production, processing, and marketing programs. So, makikipag-coordinate po sila sa ibang mga agencies, kailangan kasama ang babae sa food production, sa processing, at saka sa marketing program. So, involve talaga. Okay, letter B, in coordination with Department of Science and Technology or on DOST, Industrial Technology Development Institute at ng ITDI, they shall provide updated, useful information and gender-sensitive technologies for production, processing, and marketing of food products. So, kanina po nabanggit natin sa mga programs, sa mga projects, kailangan hindi lang siya to give the need of the people. Hindi lang siya para hindi ka makaargabyado sa religious belief nila. Isa pa pong dapat i-consider, dapat gender-sensitive po ito. Kasi, syempre, we should not be biased. Dapat po, ang ating kinikater ay marginalized. So, dapat fit for their need ito. Yan. In coordination, letter C po, in coordination with the LGUs, strengthen. So, ang DA po, dapat in coordination with LGUs din po, ini-strengthen nila ang capacities of women by designing and implementing appropriate training programs for food security. Parang ganun din po siya, halos ganun din yung thought. So, kailangan appropriate ang training program for food security na ibibigay sa mga kababaihan. Letter D, involve women in food security program development, implementation, monitoring, and evaluation. So, kailangan din na andun pa rin sila. So, hindi ka pwede mag-formulate ng ikaw lang. Hindi pwede mag-formulate ang DA ng siya lang. Kailangan yung stakeholders ay involved din po. Promote the use of organic fertilizer in food production. So, organic fertilizer, naiintindihan naman po natin yan. Self-explanatory. And number two, the DTI and Food and Drug Administration or the FDA, in coordination with other concerned agencies, shall provide timely and accurate information on food safety such as but not limited to labeling and traceability. So, syempre, nagbabago po ang panahon, nagbabago din po ang content dahil sa panahon. So, kailangan ay updated po ang information na ibibigay sa kanila para sila ay makapag-provide din ng maayos na produkto. Yan. The DOST, Department of Energy, or DOE, DOE, yan, sorry po, DA and other concerned agencies shall encourage the use of alternative or renewable energy in food production. Mahalaga yun eh, syempre. Kapag gumamit ka kasi ng, kapag gumawa. Ito kasi, ang alternative at saka renewable energy, syempre, renewable, may paproduce mo siya ulit. Hindi ka tulad ng nag-uubos. Nag-uubos na renewable. Na, so, kailangan mag-isip po talaga ng alternative. Tsaka kanina sinasabi mo yung participation ng mga kababaihan. Which is yun nga naman talaga yung goal ng gender and development. Yes. Na maging kabahagi, active participant ang kababaihan sa lahat ng programa. So tayo, pinag-usapan natin sa agriculture. Mahalaga yung bahagi talaga ng kababaihan. Lalo na sa food security. Mm-hmm. Kasi ang nanay, madalas na naghahain sa bahay. Madalas, at alam natin na maraming pwedeng ibigay ang ating mga kababaihan. Yes, diba? Technically. Lalo na ngayon, pandemya. Yeah. Diba? Na-experience natin yung kahalaga
talaga ng food security sa panahon na ito. Experience na experience ko yan. Ayan. Okay, so pag-usapan naman natin yung second. Kanina sinabi ni Naya yung right to food. Ngayon naman is yung right to resources for food production or karapatan sa yaman para sa produksyon ng pagkain. So dito, kailangan tiyakin ng Estado na ang kababaihan ay may mahalagang tungkulin sa produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa kanilang karapatan sa lupa, pautang at suportang pang infrastruktura, teknikal na pagsasanay, tulong pang teknolohiya at pagmamerkado. So, tinataguyod ng Estado ang teknolohiya na kabuti sa kababaihan bilang unang prioridad na gawain sa agrikultura at dapat magtaguyod ng karapatan sa sapat na pagkain sa pamagitan ng aktibong pakikilahok sa wasto at malagang impormasyon sa yaman at paraan upang matiyak ang kabuhayan ng kababaihan, kabilang ang seguridad sa pagkain. So, dito rin, no, pinag-uusapan natin na dapat yung babae at lalaki, they are given yung equal status sa nakatayuan na hindi pagdating sa pagtitulo ng lupa ay nakakabulon, diba? Pagta-title ng lupa. Okay, so regardless nga kung babae ka or lalaki ka, kung married ka or hindi. At meron naman kasi, 'di ba, yung mga magkasama sila na hindi sila legally married. But then they are still protected by this law. So ang Department of Agrarian Reform or DAR, sila yung nag-i-issue ng emancipation patent or yung EP at saka yung certificate of land ownership or CLOA sa lahat ng mga qualified beneficiaries. So regardless pa nga dyan yung sinasabi natin yung sex, yung civil status, yung physical condition. So even yung mga PWDs dapat ay nabibigyan sila ng karapatan. May access sila. And para maingatan naman yung karapatan ng mga legally married na spouse dun sa binibigay na CLOA at saka sa EP, dapat doon naka-indicate yung pangalan at naka-indicate spouses. But then for those na hindi sila kasal, yung nasa common law relationship or partnership, ang ginagawa lang is dapat nandun yung pangalan nila. Pero merong conjunction na end para maprotektahan yung ano nila po. So kumbaga mananatiling conjugal yung property. Kasi noong araw talagang parang married to lang. Opo, parang ganoon. Oo, parang hindi, wala kang masyadong identified na babae masyado. Oo, pero ngayon binigyan na sila ng equal rights. Oo, equal rights. Ganda na. Yes. And also si Dar, syempre hindi lang naman niya basta binibigay yung kanikin. Screen pa rin nila yan. So, meron pa rin screening process na nangyayari tsaka selection process. And, yun nga, sinasabi natin na dapat ang babae, hindi sila na i-exclude dito sa karapatan na ito. Ngayon. Okay. So, yan ay yung sa DAR. Punta naman tayo sa Department of Environment and Natural Resources or DNR. Sabi dito, shall issue certificate of stewardship in the name of both spouses who shall then be co-steward of the land. So yan. Sabi nga kanina ni Mary, no, na pareho sila na parehong may karapatan sa kanilang lupa. The DNR shall ensure that women, regardless of civil status, shall enjoy equal rights as men in filing, acceptance, processing, and approval of public land and application. So yan, nabanggit na rin kanina na talagang equal na. Walang discrimination. Walang discrimination, di ba? Kailangan walang bakas ng discrimination. Yes. Talagang dito maganda itong long ito dahil nakita natin na binigyan na rin ng tamang pagkilala ang mga kababaihan. Magpasok na po dyan ng mainstreaming talaga. Okay. Mainstreaming. So, dito din, at all concerned agencies shall review and revise their judicial and administrative forms, harmonize their database, and generate sex disaggregated information. So, inatasan na rin ang lahat ng ahensya na i-review o i-revisa nila ang kanilang mga judicial and administrative forms para lang makatugon, no? Dun sa minamandato, dun sa database natin. So, the Land Registration Authority o LRA shall comply with the provision of the Act and these rules and regulations. So, nakakatuwa naman kasi lahat ng ahensya ay talagang susunod. Ano, at minandato na para mabigyan ng equal rights sa mga kababaihan with regards to sa lahat ng access po sa pag-access po sa services, sa pagkakaroon ng sa projects and program resources, talagang binibigyan nila ng pansin na walang bias, walang discrimination, whether you are
a man or a woman, male or female, ikaw ay bibigyan ng karampatang para talaga sa'yo. Ayan. So bago pa po tayo magpakalalim-lalim ulit, syempre, bigyan po muna namin kayo ng isang awitin. Soul Sister by Train. Yan. So, batiin po muna natin. Hindi ko po ito kilala. Sino ba ito? Jessica Lucia Luzuriaga Makasinag. Happy lunch time po sa lahat. Buti pa kayo kumakain. Buti pa kayo kumain na. Hi, yan. Toby. Hello, Shobby. Yan. So, sino pa po ba? Wala na po. So, diretso po tayo. So, idiretso po natin yung... Ayan, si Donna. Si Jean Lin. Yan. So, magandang tanghali po sa inyong lahat from... Ano ba to? Pulso ni Juana, mga kapulso. Yes. Yan. So, pangalawa po tayo dun sa right resources for food production. So, number two po, equal treatment shall be given to women and men beneficiaries of the agrarian reform program wherein the vested right of a woman, agrarian reform beneficiary is defined by a woman's relationship to tillage. Example po, her direct and indirect contribution to the development of the land. So, dito po, binibigyan din ng equal treatment ang mga kababaihan at ang mga kalalakihan. At maging yung mga babae nga sa agrarian reform program po.
Kasi dito may sinasabi tayong relationship to tillage. Ibig sabihin kung gaano niya pinaghirapan yung pag-aayos dun sa lupa. Mm-hmm. So, binibigyan din po siya ng bale. Meron din siyang, may impact din siya sa pagbibigay ng equal treatment dun sa kababaihan. So, further po, the DAR, in coordination with other concerned agencies, shall develop guidelines that will recognize women's paid and unpaid work as basis for her direct and indirect contribution in the development of the land. So it doesn't necessarily mean na kailangan hindi kamot wala kang sweldo, hindi wala kang karapatan. Mm-hmm. Kumbaga, kahit unpaid yung ginagawa mong pag-aalaga dun sa lupang ginagamit for food production, meron ka pa rin karapatan for that land. Yes. Recognize yun. Recognize din siya. Letter B. Both spouses and parties shall be accorded equal rights and access in availing of support services. So, meron silang equal rights para makakuha ng services na kailangan nila na ipinaprovide po ng agrarian reform laws. Without, again, ito na naman po yung word, without discrimination of sex. So, walang kinalaman ang pagiging babae or ang pagiging lalaki. It shall be the joint and mutual obligation and responsibility of both spouses and parties that the support services extended to them by DAR, DA, and other concerned agencies be fully and exclusively utilized for the intended purpose. So kung ano man po yung kanilang nais na i-avail, so ito po yung responsibility ng spouses at ng parties sa kanilang pag-avail dito. Okay, sa pagkuha nila dun sa pagkakaroon nila ng karapatang ito. Number 3 po, dun sa ating right to resources for food production, customary rights of women to the land, including access to and control of the fruits and benefits, shall be recognized in circumstances where private ownership is not possible, such as ancestral domain claims. So meron din tayong tinatawag na customary rights. I looked up yung customary rights. Ito po ay may kinalaman sa kung saan ka lumaki, kung ano yung kostumbre dun sa lugar nyo. Kapag ito yung katanggap-tanggap, so minsan binibigyan din siya ng pansin, binibigyan din siya ng tuwa na pwede rin siya maging basis. Mm-hmm. Usually ba ito yung applicable sa mga indigenous people? Indigenous. Mm-hmm. Yan. So further, property rights under customary laws shall be respected as long as they are not discriminatory to women. So, basta ang inyo pong rights ay yung customary laws, under customary laws ng mga rights, ay hindi nakaka-affect or non-discriminatory sa babae, it's okay po. Okay, letter B. The management and utilization of forest resources shall provide equal opportunities for men and women to participate and share in attendant responsibilities and benefits. So, may kinalaman na naman po sa equal opportunities sa mga babae at sa mga lalaki, yung utilization po ng forest resources. Letter C. In developing comprehensive development and management plans or CDMP, industrial forest management agreement or IFMA or IFMA, holders shall integrate gender concerns including the equitable participation of women in implementing the CDMP and enjoying the fruits thereof. So dito po, kapag gumawa ng comprehensive development and management plans, kailangan pa rin ay integrated ang gender concerns, lalo na ng mga kababaihan. Mm-hmm. Ay, hindi pa rin iiwanan sila. Uh-huh. The DA, in coordination with NCIP or ito nga po yung National Commission on Indigenous People and other concerned agencies, shall promote the application of indigenous knowledge and practices on food production and preservation. So kung merong indigenous knowledge dun sa lugar na iyon, pinapromote nila, ini-enrich nila, pinag-iyaman nila, hindi iniiwan pa rin yung kultura. Kasi yun yun. Nabawala po kasi yung kultura kapag nagkakaroon ng sobrang innovation technology. So, kailangan modernization. So, kailangan, let's preserve pa din. Yes, preserve po natin siya. So, tinitake into account din pa rin nila yun. Tinitignan pa rin po nila yun. Okay. So, pang-apat naman, dun sa right to resources for food production, information and assistance in claiming rights to the land shall be made available to women at all times. All concerned agencies with land management programs shall develop programs to provide information, education,
communication and assistance in claiming their rights. So mahalaga na nabibigyan ang impormasyon nga ang ating mga kababaihan, mm-hmm, kaalaman at komunikasyon, tsaka yung tulong na rin, no, para pagdating sa or patungkol din sa pag-aangkin ng lupain, kasi kaya nga pag walang alam minsan, di ba, sa babae, oo, pa minsan sila yung madalas na nawawalan ng, yeah, ng kanilang sariling lupain, mm-hmm, dahil nga minsan hindi sila nabibigyan ng tamang information and knowledge. Mm-hmm. Okay, and then sa number 5, equal rights of women to the enjoyment o pagtatamasa, use, paggamit o at management o pamamahala doon sa kanilang lupa. Mm-hmm. And hindi lang lupa, and even yung water and other natural resources within, mm-hmm, dun sa community nila and dun sa kanilang lupaing nuno or your ancestral domains. Dapat yun ay nagagarantee na natatamasa nila yung, uh-oh, karapatan nila na yun, na enjoy nila, nagbe-benefit sila, yeah, sa right na yun. And then further, women shall participate in the management of protected areas. So ito nga yung sinasabi natin na talagang mahalaga na bahagi pa rin ang kababaihan, yes, sa pagpapanatili o pagpamamahala ng mga pinoprotektahang area natin. No? Mm-hmm. So, ang DOT nga, our Department of Tourism, they shall promote community-managed eco-tourism projects participated by women stakeholders from the community. So, parang isang ang gandang bagay na kung halimbawa, lalo sa atin, sa city natin, no, mm-hmm, na makapag-create ng mga eco-tourism projects ang ating city tourism, di ba? Na involved talaga ang mga kababaihan. Ngayong panahong ito, ano yan? O, medyo ano siya ngayon, eh. Demand. Actually, kasi di pa, malapit na tayo. Mm-hmm. Kapag i-anticipate na natin. Parang, oo, ito yung planning stage, oo, na mag, habang nakakulong po tayo, paglabas natin, ah, naka-plan meron na. Yung, kasi ang daming gusto ng, yeah, gumana, di ba? Patok so, na patok yan, sigurado. Diba? Lalo na kung eco-tourism, kasi, mm-hmm, nga ang mga tao ngayon mas nagiging environment conscious na sila. Diba? Yung pagpapahalaga sa environment. Nandun eh, stress-free kasi. Oo. Okay, so patuloy natin ang letter C. Government agencies in charge of irrigation and watershed management shall provide access to small irrigation and rainwater harvesting facilities as well as programs on rehabilitation of watershed areas to small women and farmers. So yun nga, yung mga ahensya naman na may kinalaman or in charge sa mga pag-establish ng mga irrigasyon, ng mga watershed management, dapat nakakapagbigay sila ng mga programa para naman yung mga small women farmers ay makinabang din dito. So tuloy-tuloy, no? So tuloy naman natin yung rights to resources for food production, number 6 natin. So ito pa rin makikita natin na pantay, sabi nga, equal access o pantay na karapatan sa paggamit na at pamamahala ng pangisdaan at yamang tubig. So yan ay nakikita natin na talagang lagi yung ano natin eh, yung word na equal access. Hindi nawawala po siya. Oo, na makikita natin. Then sabi diyan, further the Department of Agriculture to the Bureau through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIPAR in coordination with the National Fisheries and Aquatic Resource Management Council shall assist the LGU in developing a standard registration form. So yan yung mandato sa kanila, no? For municipal fisher folks, fishing vessels and gears as stated in Section 19 of the Philippine Fishers Code of 1998. The Registry of Municipal Fisher Folks shall serve as the basis for identification of priority municipal fisher folks who shall be allowed to fish within the municipal water. So, kailangan din natin pangalagaan yun eh. So, kailangan may mga registry, yung kumbaga i-re-register din natin sila. Oh, so may boundary din pala. Hindi kamot maalam kang mangisda kahit saan pwede kang mangisda. Pwede. May nakalagay kasi ito eh within the municipal waters. So kailangan talagang at saka registered ka para at least monitored, no, ng mga PAMSI. Then LGU shall maintain an updated database of women fisher folks that may be accessed by BIPAR and PCW and other interested institution for program development and policy making. So, importante talaga tong database eh, 'di ba? Kasi ito yung magiging fallback. Opo. Para paghanap dun sa mga kababaihan natin na nangangailangan, no. So, 'yan ang inaano natin na mag-maintain sila ng updated database. Na yun ay ginagawa na dapat gawin. Opo. Ng lahat ng munisipyo or ng city. Women fisher folks shall be entitled to benefits and privileges accorded to other workers under the local code and social security system and other laws. So,
kailangan maka-access din ang ating mga kababaihan dito sa SSS natin, no? And yung under nung labor code natin. Napoprotektahan sila nung labor code. So, yung mga babae natin ay talagang pinapahalagahan ang batas na ito. Ito po ay ano, women fisher folk. Kasi po, pag nababasa ko yung women fisher folk, parang, di ba malimit sa atin, ang alam natin, ang mangingisda. Lalaki no? So, kapag dito pa lang makikita mo women fisher folk, parang iba. Mm-hmm. Pero, kayo po ba? Ako, personally, hindi pa ako nakakita ng babae nangingisda. Hira. Sa Muruami lang yata. Dito po sa atin, sa Calamba, wala ba? Doon po kasi sa amin, sa Lingga. Wala ang nakikita ko pong nagmi-meeting lagi, yung masama sa poor lalaki. Pero hindi po ako, hindi ko po kasi alam, hindi naman po ako aware kung meron silang member talaga na babae na mangingisda. Actually, pero parang sila yung nagtitinda. Yun po. That's one of the gender issues na i-discuss natin sa ating mga susunod na, di ba, sa susunod nating episode. Parang hindi sila sinasama, pero sila yung binabagsak ng isda. Sila yung nagsisinda. Kasi sila dun sa talipapa. Nagbebenta na. O kaya sila na yun sa mga food. What do you call it? Yung adding marketing na. Marketing. Processing. Paggagawa ng halimbawa ng sardinas na, di ba? Pero sa ating time talaga, very unusual ang women fisher. Konti lang. Konti lang po. Sa lugar natin na, at sa amin po. Wala ka nakita. Wala pa akong nakikita. Pero hindi naman po kasi ako taong malapit sa nakatira sa dagat. Yan ang tatanungin natin sa ating magiging guest next time. Meron sila. Bakit? Wala. Bihira. Ano kaya ang dahilan? Sige po. So, bago gender natin, analysis na tayo. So, bago po ako magtuloy, batiin po muna natin ang mga nasa ating comment section. Magandang tanghali po. Ganang tanghali po, mga ma'ams. Watching from Women's Desk Barangay 5, Annalyn Libelo and Katapang Hulan. So, good PM po sa inyo by Manche Batas. Good afternoon po sa inyo, Maria Teresa Calabia. So, good afternoon din po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito. So, ituloy po natin, no? Okay. So, number 7 po tayo ng rights to, ano nga po ito, right to resources for food production. Mm-hmm. So, nakalagay po dito, equal status shall be given to women and men in the issuance of stewardship or lease agreements and other fishery rights that may be granted for the use and management of coastal and aquatic resources. In the same manner, women's organizations shall be given equal treatment as with other marginalized fishers organizations in the issuance of stewardship or lease agreements for other fishery rights for the use and management of such coastal and aquatic resources, which may include providing support to women engaged coastal resources. So, ang dami ko pong sinabi. Pero, ito po ang pinaka-focus po dito, equal status. So, kung ano po yung binibigay, yung issuance of stewardship po sa mga grupo ng mga kalalakihan, ganoon din po ang binibigay sa mga kababaihan. Kung meron pong grupo ng women's organization na para po sa aquatic resources, para po sa yung mga fisher folks nga po. So, kung ano po yung access na nakukuha o na ibibigay po sa mga kalalakihan, sa mga lalaking fisher folks, ganun din po sa mga babae. Yan. The LGUs and BFAR shall ensure that full participation of women in the planning and designing, implementation, monitoring, and evaluation of coastal resource management resource management programs and designated coastal areas to be managed by women. So, kung kanina po, dun sa land, merong participation ang babae sa planning, designing, monitoring, dito po sa coastal resource management, meron din sila. Kailangan bahagi din sila. Hindi pwede talaga silang mawala. Bahagi pa rin sila. Full participation ang meron dapat sila. Number 8 po, there shall be no discrimination against women in the deputation of fish wardens. So, ang ibig sabihin po dito, hindi ka, dahil babae ka, hindi ka ma-appoint as a deputy. So, hindi po dapat ganun. So, hindi dapat tinitingnan ang iyong kakayanan bilang para mag-overseer dahil sa iyong kasarian. So, mababae ka man, malalaki ka man, if you have the capacity, bibigyan ka po ng pagkakataon. So, nakalagay dito, deputize women who are already functioning as fish wardens within 6 months upon adoption of these rules and regulations. B, provide venues where women's roles as effective fish wardens will be recognized. So, yung kanilang ginagawang trabaho dapat na-recognize din po.
C, provide capacity development training for women. Fish wardens, meron pa rin po tayong capacity development training. So, kailangan continuous po ang knowledge na ibinibigay sa kanila. Dapat natatrain po sila. Mm-hmm. Letter D, provide social and legal protection for all deputized fish wardens. So, kung meron po silang nagigain na knowledge, dapat po napaprotektahan din po sila. Nasa-secure po ang kanila pong kabuhayan, ang kanila pong mismong buhay din naman. Paano, tutuloy na natin ito muna, no? Sige, okay, na. So diretso na natin. Pang number 9 naman, dun sa right to resources for food production. Women-friendly and sustainable agriculture technology shall be designed based on accessibility and viability in consultation with women's organizations. So napakahalaga na nga na ang mga kababaihan ay nabibigyan ng access dito sa mga women-friendly and sustainable agriculture technology. Kasi siguro nga, di ba, kaya may mga pagkakataon na hindi na isasama mga kababaihan. Kasi pag sinabi mo agriculture, parang ambigat na trabaho. Totoo. Di ba, magbubukal ka ng lupa. So, baka iniisip ng karamihan. Panlalaki lang siya. At hindi kaya ng babae. But then, if you will be giving women yung eto mga new technologies na to, syempre, hindi sila malilimitahan. And at the same time, hindi lang naman women lang magbe-benefit. Even yung mga kalalakihan. Pampadali ng buhay ba? Oo, pampadali ng buhay. So, ano lang, equal-equal. Yes. And when we're saying about technology, hindi lang naman to yung mga modern equipments or machinery. It's also yung mga new methods or innovative methods of agriculture. Ngayon, usong-uso yung mga hydroponics, diba? Yung aquaponics, vertical farming. So, ito ang mga klaseng technology na maaaring ituro sa mga kababaihan. Yes. Okay. At makakadagdag doon sa ating tinatawag ng food security. Yeah. Okay. So, further, all concerned agencies involved in research and development, including SUCs or state universities and colleges and higher education institutions, shall allocate budget for basic and applied research to develop and promote women-friendly technology. So, ito naman yung role ng mga paaralan natin, mga higher education natin, mga colleges, na mag-conduct sila ng mga research para naman makatulong doon sa mga kababaihan natin. Makapag-input din kasi ng mga bagong innovative ways to, or women-friendly technology nga yung sinasabi natin kanina. And then the DA Bureau of Post-Harvest Research and Extension or BPRES shall design and promote the commercial use of improved post-harvest processing facilities and equipment of selected commercial crops among women and men, farmers, groups, processors and smallholder entrepreneurs to reduce post-harvest losses and increase income derived from value-added processing operations. Okay, so sila naman yung in charge or may responsibility na mag-promote ng mga kabagong pasilidad at equipment na magagamit ng mga kababaihan. Okay, so the BFAR and the Philippine Fisheries Development Authority or PFDA shall design and promote the use of women-friendly fishing gear naman and post-harvest facilities and equipment. Then sa National Dairy Authority or NDA shall design and promote women-friendly dairy technology. So ito naman yung mga sa dairy farm, diba? So abot din na yun, no? Kasama din siya. Kasama siya. So ang mga kababaihan, hindi lang din yung sa lupa lang. Lupa. Even yung mga dairy farming, dapat na-involve sila. Pati yung products na. Correct. Okay, so the DST shall promote appropriate women-friendly technologies and support women inventors and scientists. So ito, so dapat nare-recognize din yung ating mga women inventors and scientists para sila mismo makatulong sila doon sa ating mga women farmers. Kailangan talaga ng innovation. Kasi marami pwede i-develop kasi, di ba? Correct. Kasi dapat nakakasabay naman tayo. Kasi, di ba, in other countries talaga, they're using modern equipment. Modern technology. At saka sa kanila, kapag pinag-usapan ang farming, mga ganyan po, hindi siya low. I mean, hindi mababa yung tingin. Sa kanila talagang, po, tawag sa ganun, blue-collar jobs. Pero ganun, yun ang sa kanila, mayaman. Baliktad sa atin. Sa atin kasi pag sinabing farming, parang, ay, iba ang dating. Parang maputi. Parang gano'n, no? Anyway, so continue natin yung women-friendly sustainable agriculture technology natin. So letter F, the Department of Agriculture, Agricultural Training Institute or yung ATI shall include sustainable agriculture practice and technologies including varietal selection and community seed banking and its training program. So inaatasan, no, yung
ATI natin na magkaroon ng sustainable agricultural practices and technology. Yung hindi, kasi hindi. Pa pag, di ba, pag sustainable agriculture, ibig sabihin, not just for this generation. Tuloy-tuloy. Hanggang sa susunod na generasyon. Sa susunod na generasyon. Or letter G, DA and LGU shall ensure participation of rural women by tapping existing people's organization, NGOs, and rural women group in their training on food production with emphasis on sustainable agriculture and fisheries such as but not limited to production of organic inputs and fertilizer, natural farming, and vermicomposting and other technologies. So, ito, nakakatuwa itong law na to na talagang ang mga DA at ang LGU ay inaatasan, no? Atas talaga na talagang ipagpatuloy or sabi niya ma-ensure na ang ating mga kababaihan ay mag-participate dun sa aspeto ng dun sa pagkuha or sabi natin yung kuha magtap ng mga kababaihan natin dun sa other organizations. Parang so, nakikipag-partner din sila. Hindi lang sole na LGU, hindi lang solely po DA, kundi mahanap din sila ng ibang mga groups or private groups o mga people organizations para tumulong po dun sa training at pag-production. Nandito po, nabanggit niyo po kayo na yung vermicomposting. So, ito ay paggamit ng, alam ko, ito ay worms. Worms. So, ano po, inaano nila, nakalagay siya sa lupa. Friend na may farm siya, gumagamit sila, no? Yung mga, ang tawag doon, night crawlers. Para, yun yung... Opo, parang sila yung nagpapataba ng lupa. Ang galing nga, maganda po yan. Medyo masakit sa mata pag tinitingnan nyo, kasi syempre, worm siya eh. Pero yung after nun, yung produkto niya, yung maganda. Yung effect niya, maganda. Opo, maganda siya talaga. So, number 10, access to small farmer base and controlled seed production and distribution shall be ensured and protected. So, toward this end, the Department of Agriculture shall provide access to seed production, including both traditional and locally adapted varieties, planting materials, fingerlings, and broodstocks for women, small farmers, and fisher folk. So, yan yung minamandate o inaatas sa Department of Agriculture, no? Na ito naman ay sa atin, dito sa city. Apo. Ay nagpo-provide na ditong mga seed production na yan, no? Diba? Meron. Yan. Ibigyan na yan. Saka so, mga fingerling siya, talagang bibigay na din. Meron din ba sila? True. Parang Aalamin natin. Oo, next, ano. Feeling ko talaga ang dami po nating tanong sa susunod sa magiging guest natin. Or kung hindi man, ano eh. Kasi minsan, meron din eh, di ba? Hindi lang DA, kundi yung ating livelihood. Diba? Apo. Meron kasi dalawa sila eh, papartner sila. Apo. So, pwede natin sila parehong invite. Matanong natin yan. Maghanda na po kayo sa aming mga katanungan. Marami-rami po ito. Yan. So, diretso po natin. Nabanggit po ni Ma'am kanina, access to small farmer base and controlled seeds production and distribution shall be ensured and protected. So, nandito po, binanggit po ni Ma'am, provide access to seeds production. Letter B naman po, include all women's organizations in its indigenous vegetable production projects. Ito na naman, inclusion na naman ng mga women organizations. So, indigenous vegetable production projects. So, yung kanilang ways ng pagpo-produce, dapat ay, yung mga projects tungkol doon, dapat included pa rin sa pagpaplano ng mga kababaihan. Letter C, ensure access of small farmers and fisher folk in seeds production and distribution as well as improved breed of animals. Syempre, nag-aalaga din sila ng ganyang kailangan nila sa kanilang kabuhayan. So, dapat continuous ang study para ma-improve ang mga alaga nila. Okay, hindi sila malugi. Oo, totoo po yun. Letter D, provide access to seed technology updates. Yan, so, kailangan din malaman nila ano ba ang bago ngayon na pwede naming magamit. Yes. Together with LGUs, develop and implement community seed banking and farmer-to-farmer seed exchange. So, hindi lang nako-contain sa isang grupo yung kanilang knowledge. Hindi lang nako-contain kung ano ba yung kanilang na-enhance. So, pwede rin po silang makipag-coordinate sa iba pang mga grupo para sila ay magkaroon ng
exchange of knowledge. Exchange of knowledge. Yan. Uh-huh. Exchange. Actually, dito ba nakalagay, seed exchange seed talaga. Exchange. Literal po. Yan. So, number 11 po. Indigenous practices of women in seed storage and cultivation shall be recognized, encouraged, and protected. So, kung ano man po yung kanilang ways na proven na ito po ay effective para sa pagsi-seed store, para po makultivate, ito po ay nire-recognize pa rin. So, hindi isinasantabi na lang yung kanilang mga ways ng pagsustore ng seed. So, kung meron pong bago, yung luma din naman po ay pinipreserve yung way nila. Okay, towards this end, the NCIP and concerned agencies shall, letter A, provide information on indigenous farming and fishing practices. So dito, yung NCIP naman po, yung National Commission on Indigenous People, so sila po, pwede rin naman sila, magpo-provide din po sila ng information dun sa kanilang pamamaraan na alam nilang tested na through time na effective po siya dun sa indigenous farming and saka fishing practices. And they should also promote and improve indigenous knowledge and practices. At kung ano man po yung mga practices and knowledge na medyo obsolete na, medyo hindi na effective ngayon, dapat po ay i-improve nila ito. Yan. Number 12, equal rights shall be given to women to be members of farmers' organizations to ensure wider access to and control of the means of production. So dito, nakalagay po dito, equal rights para sa mga babae na maging members ng farmers organization. Yun nga po yung napag-usapan natin kanina. So, meron din palang, siguro, kaya nilagay ito, merong existing din na barrier bakit hindi makapasok yung mga babae sa groups ng farmers. So, in-encourage sila dahil sila ay may equal rights na maging kabilang sa mga farmer groups na ito. Further po, the DA, DTI and other concerned agencies shall provide support for marketing, credit technologies, and training for women. So, dito, sa pamamagitan po ng pagpo-provide ng mga concerned agencies, ay mas na-encourage po yung mga babae sa marketing po, sa credit technologies, at saka sa training para din sa kanila. Okay. Next po ay letter B, ensure membership of marginalized women in council for sustainable development that are created pursuant to existing laws. So dapat maging members din sila ng yung mga marginalized women po. Yan, for sustainable development. Okay, so 13, provide opportunities for empowering women fishers to be involved in the control and management not only of the catch and production of aquamarine resources but also to engage in entrepreneurial activities which will add value to production and marketing ventures. Okay, so dito nga no, sinasabi na dapat may bukas na oportunidad para sa mga kababaihan na maging bahagi at mapakinabangan yung huli nilang isda. Yeah. Hindi lang doon sa catch ha, doon sa pag-catch ng isda. But then, yung hinahuli nila ay pwede nilang i-market, ma-develop. Hindi lang doon nagtatapos. Oo, hindi lang tatapos doon sa huli. But then, magkakumita sila doon sa, anong yun, sa huli nilang yun. And then, it's also, for this purpose, today shall undertake the following. Provide capability building program to promote greater bankability and worthiness of municipal and small-scale women commercial fishers. Such program shall include organizing activities, technology transfer, and skills training related to commercial fishing, as well as credit management. Groups and cooperatives organized under the program shall have priority access over credit and other funds for women fisher folk. Then B, conduct information campaign to promote the capability building and credit programs to women fisher folk. And C, open special credit windows in existing government financing institution for women fisher folk. So, yun nga, so mahalaga na mabigyan ng kalaman kung paano gawing mapagkakakitaan ng mga huling isda ng mga women, ano natin, fisher folks. So, at mabigyan sila ng puhunan, mabigyan sila ng access sa credit para naman yun yung mapag-umpisahan nila sa business, sa negosyo. Negosyo, yan. So, next po tayo, number 14, provide economic opportunities for the indigenous and rural women, particularly access to market for their produce in the enforcement of the foregoing, the requirements of law, such as free and prior informed consent shall be observed at all times. So dito, sinasabi rin dito na mga babae, yun nga, nabanggit kang ni Malong, dapat po ay hindi lang natatapos sa paghuli, dapat may access din sila sa market. Paano nila magagawang money yung kanilang nagawang huli. Letter A, the DA Department of Public Works and Highways, DPWH,
DPWH, DAR, and LGUs shall ensure access and links of production areas to markets and stimulate economic activities in the communities, as well as provide better access to social services by constructing farm-to-market roads in the rural areas. So, dito po, mag-focus na lang tayo dun sa farm-to-market roads. So, syempre, hindi magiging posible na ma-market mo yung iyong produkto kung ikaw ay walang daang dadaanan. Oh, mahalaga so, talaga mahalaga yung road, maayos okay. na road. So, dapat may coordination din sa DPWH. Yan. So, letter B, DA, DTI, TESTA, NCIP, DNR, and CUSCs, and HEIS shall provide training on marketing of agricultural and forestry products to ensure delivery of produce. This includes market opportunity awareness, technology transfer on processing, labeling, and packaging. So, eto na po, pumapasok na yung negosyo. Mm-mm. So, nagkaroon ka ng huli, nagkaroon ka ng crop. So, dito, meron ng market opportunity, nag-harvest ka na, may technology transfer na nagamit mo ang bagong teknolohiya, nagkaroon ka ng labeling, nagkapangalan ka, at nagkaroon ka ng magandang packaging, meron kang isang magandang produkto. Maganda ng negosyo. Yan. O yan po. So, yan mga kapulso. Lumipas na naman po ang isang oras ng ating talakayan. So, magbati-bati dyan. Si Kobe Castillo, gandang tanghali sa inyong lahat. Si Naline Libelo, magandang tanghali po mga ma'am watching from Women's Desk, Barangay 5. Analine Libelo, ang Katapang Hulan. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Okay, so samahan niyo po kaming muli sa susunod na Martes, 12 ng tanghali para sa pag-usapan ng mga proyekto para sa ating kababaihan na may kinalaman sa agrikultura. So, hindi pa tapos ang ating usapang pang-agrikultura. Nagsisimula pa lang ito tayo. Ito po ay theory. Kumbaga theory. Yung susunod po, ano po ba talaga yung nangyayari na? Kaya mag-invite tayo ng ating guest. Kapamustahin natin yung kalagay ng ating agriculture dito sa ating city. Ayan. So, okay. So, mga kapulso. Dama namin kayo dito sa Pulso ni Juana. Sumasa inyo ang Pulso ni Juana. Magsama-sama tayong muli sa ganito pa rin oras para sa mas makabuluhang talakayan tungkol sa kababaihan at pamilyang Pilipino.